Si Father Emmanuel Nono Alfonso, ang Executive Director po ng Jesuit Communications. Ito ay sa Ateneo de Manila. Father, magandang umaga po. Salamat po. Good morning, kabayan. Opo. Umabot na daw po sa 20 mga seminarista at mga tauhan ng Ateneo de Manila University ang nagpositibo po sa COVID-19, Father? Opo. Pero i-update ko po yan. 19 na lang. 19. 19? Tama ba? 19. 19 po, kabayan. Opo, opo. Paano naman ho nagkaroon ng ganito na na-COVID sila? Hindi pa po na papaliwanag, ano, pero yung mga pari po kasi tsaka yung mga seminarista hindi naman lumalabas, pinagbawalan silang lumabas since last year, very limited. Pero meron pong pumapasok, syempre yung mga staff, kusinero, maintenance, ganun po. So yun po yung ano, no, yung suspicion ng aming doktor, baka doon po nanggaling yung virus. Opo, opo. Yun ho bang, ilan hong building ang nagkaroon ng nagpositibo sa COVID-19 ng mga nasa loob? Tatlo po. Meron po kong, ang nai-report po kasi, apat daw ang lockdown. Opo, opo. Pero to be accurate, apat nga po, pero yung isa kasi dyan, infirmary, since last year from day one, oo, lockdown na po yan. Kaya yan po kasi yung mga, nandyan yung mga matatanda namin pari eh. Ah, okay. Kaya from day one, naka-lockdown na talaga yan. Kaya hindi sila, hindi yan napapasok po ng virus from day one. Pero yung tatlo po, doon ang galing yung 19 na nagkaroon ng virus na COVID. Oh, okay, okay, okay. Mga ano ito, mga retired na pari na po? Yung ano po, yung sa infirmary po. Sa infirmary. Hindi po sila na, hindi po sila ano, hindi sila affected. Hindi po sila apektado. Opo. Father, hinihinala kasi na karamihan dito sa mga gusali na ito ay kulob, yung saradong-sarado. Hindi naman po. Okay. Normal lang naman na building. Hindi naman po kulob na kulob. Pero ano po kasi, yung kabayan, yung po kasi mga religious priests and seminarians nga, meron sila yung tinatawag na community life. Sama-samang kumakain, sama-samang nagsisimba, kaya medyo yan po yung kailangan naming ano eh, i-adjust sa buhay namin ngayon kasi madaling magkahawaan pag ganyan lagi. Opo. So sa mga senior po, meron ba nagkasakit din o puro seminarista lang ito? Dalawang pari po doon sa ano, no, sa yung Loyola House of Studies. Dalawang pari, pero recovering na po yung isa, yung isa nadala sa ospital. Pero stable na rin daw po. Apo. Good morning po, Father Joyce Balancio po. Hello po, ma'am. Apo. Dito po sa mga nagkasakit po ng COVID-19, na meron po ba ditong severe or critical case po? Wala naman po. Okay, apo. Pura symptomatic po sila. Hindi, mayroon pong symptomatic pero hanggang ano lang, hanggang mild. Mild. Mm-hmm. Lahat po kasi kami dito sa loob ng campus, bakunado na. Ayun. Pare, seminarista, pati po mga staff, bakunado na po since ano po ano, since nagbakunahan sa Quezon City. Mm-hmm. So, sila po ay mananatili muna diyan habang naka-lockdown or may balak po tayong ilipat po sila sa quarantine or isolation facility? Umiinadala na po sa ospital. Isa lang pong pare ang nasa ospital, pero yung Red Cross po kasi nandito yung kanilang ano po ano, quarantine facility sa loob ng Ateneo. So doon po inilagay yung mga nagpositibo na mga seminarista. Okay. Father, pwede na malaman kung anong binakuna sa inyo? Anong brand? Ako po, iba-iba po eh. May iba po yung ano, yung Sinovac. Kasi kung ano po ang available, yung Quezon City po kasi dito sa grade school ang bakunahan nila. So kung ano po yung available, ako po, Pfizer yung nakuha ko. Sa bandang ano, siguro kayo, hindi po yung mga unang-unang bakunahan dahil Pfizer na kayo eh. Ako po, nahuli ako kasi nagpositibo rin ako eh dati eh. So nahuli po ako, pero yung mga naunang pari namin, Sinovac. Opo. May contact tracing ho ba sa mga labas naman ng seminary, labas ng compound? Opo, yung po kasing may doktor po kasi kaming pare. Okay. So, siya po ay nakikipagtulungan sa Quezon City.
Kaya meron po silang mga sistema ng contact tracing, testing, lahat-lahat po. Okay. Father, maraming salamat po at good morning. Thank you po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Father, saan ka? Nasa loob ka rin ng compound? Nasa loob din po ako ng Ateneo. Ah, okay. Ingat po. Ingat, Father. Bye-bye. Si Father Emmanuel Alfonso, Executive Director ng Jesuit Communications, yan po sa Ateneo de Manila University.